Mabilisan lang to. I-announce ko lang na February 2, 50 push-ups again. And hindi ko ititigil to ngayong 2023. And ang goal ko is maging normal na lang sa akin ang pagkuha ng 100 push-ups a day. Yan yung end goal. And speaking of goals, meron actually ako natanggap na comment kahapon. It sounded very negative. Pero hindi naman ako affected. No? Gusto ko lang magbigay ng idea kung bakit ko ginagawa mga boring na vlogs na ito. And aminado naman ako na since day one, especially lately yung mga ginagawa kong vlogs, is actually very boring. And ganito, no? Sinasabi ko yung boring, but I actually have a very extraordinary life. Ganito yung approach ko for 2023. Para mabigyan ko kayo ng idea kung bakit ko ginagawa ito. Nasubukan nyo na bang maging excited? Kunwari, meron kayong goal. Okay, halimbawa sa akin, ang goal ko para sa current career ko is yung position na ito. Very vocal naman ako na may certain target talaga ako na position dito sa company. And then, excited ako sa journey. Merong mga may mga level ng exams na kaya kong kailangan kong ipasa bago ko makuha yon. And yung mga books is very makakapal, lalo yung last na book, last na level, yung level 1 na book. Grabe, sobrang kapal. And then kailan ba ako magiging excited pag nakuha ko na yung position na yon? No. And then every day naghahanap ako ng way para maging excited ako araw-araw. Yung tipong, kung pwede pa nga lang eh, yung pagising ko in the morning, gusto ko rin kuhanan yung kung paano ako maglagay ng kape sa baso ko eh. Kasi I feel very, very excited. And then, before ako pupunta ng parking, before ako papasok ng aking sasakyan, I feel very excited. Kasi gumagawa ako ng mga gantong klaseng boring na vlogs. Kung mapapansin nyo, every morning, good morning yung bate ko. Pero pagbabate ako, nakatawa ako kasi I feel very, very excited and yan yung gusto kong klaseng approach ng buhay. Hindi, and then dito naman sa workplace ko, I know sa lahat ng mga subscribers ng channel na ito, you know na nagtatrabaho ako sa isang factory. Then, sa factory na ito, although yung work ko naman, oo, involve ako sa machine operating ng mga processes or as a machine operator, although, and then involved din ako sa admin, kaya hindi ko naman siya masasabing parang rigorous na parang yung experience ko dati nung first time ko palang dito sa Japan na talagang nandun ka lang sa isang conveyor, sa isang linya, and ano naman siya, okay naman siya. Kaso lang, nag-aanap pa rin talaga ako ng way para maging excited ako in every bit of the second. And yan ang hindi pwedeng kuhanin sa akin. Right ko ito eh. Right ko, karapatan ko ito na maging masaya in every second. Kasi, kailan ka ba magiging masaya? Diba? If ever na, mag-YouTube, then yung target mo, ano ba yung target mo? 100,000 subscribers? 1 million? I don't know. Magiging masaya ka na lang ba pag nakuha mo yung goal na yun? Hindi! Ako, ang bawat journey ko, kaya ako ginagawa, kaya ako dinadocument to, kasi ini-enjoy ko yung journey na ito eh. Then, sa journey ko palang papuntang work, super enjoy ako. Biruin mo, sasakay pa lang ako ng sasakyan, I feel very excited to vlog. And yan yung way ko para to keep myself excited sa isang bagay and na may worthy na goal. Connected pa rin siya kasi dito siya sa YouTube. And then sa work naman, bago ko simulan yung araw ko, nagpo-push up ako. And then very excited ako na makapag-push up kasi syempre matadagdagan yung muscle mass ko, magiging lean yung katawan ko, magiging fit, mawawala yung mga fats dyan, baby fats. Kaya ganyan po ako, super excited po ako every morning. And then pag uuwi ng bahay, super excited ako na makita yung mga anak ko. Kaya ganito po ang ginagawa ko para sa sarili ko, parang hack, parang ganun hack siya para sa akin kasi hindi mo kasi
ayokong hintayin na maging na makuha ko yung isang bagay before ako maging masaya or before ako maging excited. And if you want na nakalimutan ko yung ano yung nag-comment. If you want to mag-apologize ako, sige go. I'm sorry, very boring yung mga content na ginagawa ko para sa iyo, pero para sa akin I feel very excited. And I think yun yung bagay na masaya na ako. And then may mention din siya about sa statistics. Salamat ha, kasi may concern ka sa YouTube statistics ko. And then, ako wala. Salamat. I appreciate it. And na-appreciate ko yung concern mo. Yun nga lang, minsan kasi, tayo mga tao, pag masyadong, kumbaga, mirror effect lang yan eh. Kung paano mo tignan yung mirror, if hindi mo nagugustuhan yung sarili mo, parang, iaano mo sa iba yung, but I don't know. Siguro masaya ka ngayon. And then, sadyang, I don't know. Yung word niya kasi, naiirita daw siya pag pinapanood. Sino ba nag-click? Sino ba nag-click? Dapat mairita ka sa kamay mo. Dapat huwag mong i-click yung mga videos na ginagawa ko. And if, wala, kasi masaya ako eh. Masaya ako, promise. Masaya ako sa ginagawa ko. Masaya ako habang nag-aaral. Nagbabasa ng libro. Masaya ako habang nagpo-push up. Masaya ako habang nagre-review. Masaya ako habang pumupunta ako dun sa seminars para sa pag-step up sa career ko. Masaya ako. Super times 100 ang saya ko pagkasama ko yung mga anak ko. Pag nasa playground kami or nagpipiknik, simple picnic kami. Ganyan po ang choice ko para sa buhay ko. Gusto ko pong maging masaya. And I don't want to cast hate sa kahit na sino man. Natutuwa nga ako eh, kasi mayroong mga paisa-isang comment na nagsasabi na gusto din daw sana nilang mag-start mag-push up or magbasa ng book. And then, nakita nila yung vlog na ginagawa ko, na-inspire daw sila, kaya mag-start daw sila. Yan po yung ano, isa sa mga nakakapagpasaya sa akin. And, well, I don't know kung yung statistics ba na winoworthy ni yung nag-comment, may kinalaman ba yun sa pera? Kasi, well, I'll be honest, si YouTube monthly na nagbibigay sa akin and very contented naman ako. Wala na akong iangad pa na, although meron akong isang goal pa rin na pagdating ng panahon, once na siguro pag humupa na yung pagiging busy namin ni Mizuki to the point, makapag-start na ng elementary si Kaide, panganay namin, and then makuha na ni Kobe yung rhythm niya, hindi na siya gaanong makamama, then meron pa akong isang ano eh, parang isang goal pa talaga sa sarili ko, na in love din ako talaga sa video, sa paggagawa ng video eh, paggagawa ng documentary eh. Kasi gagawa ko ng documentary ng mga iba't ibang mga Pinoy dito pagdating ng panahon. Hintayin nyo lang. But then, kailan ba ako magiging excited pag nakuha ko na yun? Pag sinisimulan ko na yun? No! And then, kailan ko ba ipe-prepare yung sarili ko sa araw-araw na pag, di ba, having that work ethic? Kailan pa? Mamaya na ako mag-uumpisa kapag darating na yun? Pag may chance na, no! Ngayon pa lang, I've decided na sasanayin ko yung sarili ko, gusto ko man siya or hindi, gagawin ko yung grind each and every day, yung push up, yung pagising sa umaga. Siguro may mga iba sa inyo na gigising ng mabigat yung katawan, and then, trabaho na naman ako, iba ako eh. Ayoko nang ganun. Gusto ko, and na-experience ko na ano, excited akong pumunta. Excited akong mag-drive. Diba? And then habang nagdadrive, kumukuha rin ako ng 5 to 10 minute na video. Ganyan po yung approach ko for 2023. And hindi nyo po may deny yung rights ko para sa ganyan. Kasi choice ko na maging happy. And if ako sa nag-comment, piliin mo maging masaya ka. If hindi ka masaya sa pagpanonood ng vlog na ginagawa ko, please, huwag mong panoorin kasi pinapasa mo pa yung responsibility kung bakit ka nanonood, di ba?
kasalanan ko pa na nanonood ka. Kaya ano, kumbaga, ano ba lang, sana maging happy ka. If ever na, yung mga content na ginagawa ko, hindi siya swak sa'yo. Kasi hindi nga ako entertainer eh. Nagdo-document lang ako, ginagawa ko itong journal. Maraming mga vlogs or channel dyan, or mga ligaw na video sa YouTube, na pwede mong panoorin para ma-entertain ka, para maalis yung lumbay mo. And I suggest na yun ang gawin mo. And wag dito kasi ginagawa ko to inspire, and ginagawa ko to para sa akin, sariling kapakanan. Kasi gusto kong maging happy. And gusto kong maging excited every day, in each of every hour, in each of every minute ng hour. Kung pwede pa nga lang, each of every second ng minute eh. Kasi life is very short para maging stress and para mag-cast ng hate. And well, I still wish all the best for you. And well, push up muna ako. Oh, kasama des. Nani? Amari, shigoto shisugi shinai. Shigoto wa shinai. Asobi ni kitai. Iina. Kasama des. Hey, matapos na ng work ko. Uy, hindi ko pala na-lock. Sasakyan ko. Okay, tara, let's bagets. Uy, tayo. Hi, Mate. Oh. Kaya. Thank you. Love you. Kaya, Mate. Where's Kobe? Ore? Koge? Kita. Kuya. Kaide? Oi. Say hi. Hi, Inky. May kipag-banding muna ako sa mga kids. After mag-snack, papaliguan sila at tuloy na sa bed. Medyo napahaba yung speech ko kayo ng tanghali, pero sana maintindihan ninyo. And magkikita pa rin tayo once na magsisimula na akong mag-start ng aking isa pang goal na mag-documentary ng mga content. What can one but never... What can one but never walk? She had a mouth but never talks. He had a head... Head but never weeps. He had a bed but never sleeps. Car. No. Can you read it again? Huh? Read it again, please. What can one but never walk? He had a mouth but never talks. He had a head but never weeps. He had a bed but never sleeps. Radio? No. Television? No. So what's that? A river. A river, I see. Okay, next please. Why was six afraid of seven? Why is... What? Why was six afraid of seven? Why was six afraid of seven? Because seven, eight, nine? Yes! I see. What's brown and sticky? Brown and sticky? Sugar. No. Brown. Ito mo na. Come here. What's again? Brown and sticky? Mm-hmm. Brown and sticky. Hanakso? Okay. Sure. Wanna read this? Okay, come here. Brown and sticky. What? Pass. So what's that? What? Okay, well, hey, love, you got your heart on your sleeve, but the shirt on your back's a bit small. Hey, you forgot the door. Yeah, your colors are changing, the world ain't half bad after all.
Let's read this first, Kuya. Come on. One call me. I say I'm sorry when I accidentally break someone's belonging. Say I'm sorry. Say I'm sorry. Very good.